Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isa pang chairman ng barangay ang patay habang tatlo ang sugatan sa pamamaril sa Zamboanga, Sibugay, Linggo ng gabi, September 3. Kinilala ang nasawi na si Jul Asmad Mawajil Anjawang, 56 years old, na barangay captain ng Mamansaan Mabuhay, Zamboanga, Sibugay. Ayon sa pulisya, sakayang biktima ng isang kotse ng pagbabarili ng mga suspek sa barangay Gusu. Sugatan naman sa pananambangan tatlong sakay ng kotse kabilang ang driver nito. Agad namang inaresto ang isa sa suspek sa pamamaril sa barangay chairman sa isang hot pursuit operations sa barangay Tumaga, Lunes ng umaga, September 4. Nilinaw ng National Economic Development Authority o NEDA na pansamantala lamang ang price ceiling sa presyo ng bigas. Inihayag ito ng NEDA sa gitna ng pagkabahala ng mga magsasaka at ilang mga negosyante na lalo itong makaapekto sa presyo ng bigas. Paliwanag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na wala rin kasiguruhan na bababa ang presyo ng bigas sa inilabas na kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunman, sinabi ng kalihim na inaasahan nila na magkakaroon ng pagbabago sa presyo kapag nagkaroon na ng anihan ng palay. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga negosyante lalo't walaan nila sa kanilang control ang pagtaas sa presyo ng bigas kundi sa supply and demand. Nakaamba ang panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo simula araw ng Martes, September 5. Sa anunsyo ng Shell Philippines at Sea Oil, tataas ng 1 peso and 20 centavos per liter ang diesel, habang 50 centavos naman sa gasolina at 1 peso and 10 centavos sa kerosene. Ayon sa Department of Energy o DOE, ang panibagong pagtaas ng presyo ay bungsod na rin ang production cut ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Itong ikawalong sunod na linggong nagpatupad ng taas presyo ang mga kumpanya ng langis. Nanatiling lubog sa baha ang ilang mga lugar dahil sa mga pag-ulang dala ng habagat. Sa Kalumpit, Bulacan, umabot ng 6 na talampakan ang lalim ng tubig na pinalalapa ng nararanasang high tide. Sa Bocod, Benguet, isang tao ang iniulat na nawawala matapos maligo sa Banaw River sa barangay Amboklao. Sa Banged, Abra, nasira ang San Antonio Bridge dahil sa pagragasa ng tubig baha. Nakaranas din ang pagbaha sa Coronadal City maging sa Boracay, Aklan. Samantala, isa ang sugatan at mahigit sa 20 pamilya ang naapektuhan ng pagbagsak ng pader sa barangay Mapulang Lupa, Valenzuela City, Linggo ng umaga. 8 bahay ang napinsala sa pagguho kasunod ng walang tigil na pag-ulan. Sa pinakahuling update ng PAGASA, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Hana. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras, manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.